So ayan, mga ka-birdie, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So ayan, kung nakikita nyo yung ka-birdie nyo, bagong gupit. So mga ka-birdie, yan, gagong gupit pala. So ayan, joke lang mga ka-birdie. Ngayong araw na to mga ka-birdie, papakawalan na natin itong mga to ng may tip sa labas mga ka-birdie. So tara, samahan nyo. Mga ka-birdie, kung nakikita nyo, nandito tayo sa loob ng loft natin, o yung first loft nga natin na sinasabi. So ito, bubungad sa inyo yung kalapati natin dito mga ka-birdie. Yan, yung mga bagong generation natin dito. So ito, yan yung si Knight. Yan, then yung kapatid niya, yan si M3, na kapatid din ni Bito sa tatay. So ito yung kapatid niya sa nanay, yung mga dalawa na yan. Yan, anak din ni Japan mga ka-birdie. So yan yung mga 551 natin. So nung nakaraan araw, tinip na natin sila. Kaso hindi pa natin sila pinakawalan. Nakatip mga ka-bird dahil nga medyo mahina pa yung pakpak nila. So sinanay natin muna na may tip. So marami tayong ka-birdie na nagtatanong kung paano ba yung technique natin. So mga ka-birdie, ito, dito ko sasagutin yung part 2. Yung paano tayo mag-butcher. So unang tinuro ko sa inyo yung trapping system. So yung trapping system, yung pinanood nyo, yung pa-plus ko sa screen. So ngayon mga ka-birdie, yung ituturo ko sa inyo yung pangmalakasan na viewing natin. So 100% tayong wala tayong nawawala sa nakakalapati dito sa loob nga natin dahil sa technique na to mga ka-birdie. Kung naalala nyo si Cookie, Coco, si Jackson, so rumoronda na sila dito mga ka-birdie. Walang nawala ni isa sa kanila. So yung di na lang rumoronda, yung nakatip pa natin na dalawa, si Parak at saka si Johnny. So ito, yung tinip natin yan, yung hindi electrical tip yung ginamit natin ngayon eh. Ayan, medyo nagwawala. So naka-tape yan, hindi natin mahawakan dahil medyo mailap ngayon itong mga bagong generation natin na to sa loob natin. So tingnan sino ba yan, oh. Yung nakikita nyo, ayaw nilang magpahawak, so kunin natin yung isa. So ayan mga ka-birdie, yan, kung nakikita nyo, yan, ipit natin sa kilikila yung camera para makita nyo. Ayan, so solo muna tayo, ayan, oh. Ito yung tip na ginamit natin mga ka-birdie. Kung naalala nyo yung pinambabalot, pwede na to mga ka-birdie. Yan, basta pwedeng matanggal, pwedeng maitip mo yung pakpak. So sa pagtitip pala mga ka-birdie, meron din tayong video nyan. So tatlong primary feather lang mga ka-birdie yung titip nyo, para naman makalipad sila, makilipit-lipat sila sa bubong. So ito mga ka-birdie. So paano nga ba, ilang araw ba tayo nag-uumpisa? So mula inakay mga ka-birdie, may 2 months tayo na iniintay. So yung 2 months na yun mga ka-birdies, kaya na nilang magpadapo-dapo sa mga purchase natin. So yun yung iniintay natin. Pag nakaya na nilang magpadapo-dapo sa purchase natin, so yun na yung time na lalagyan na natin sila ng tape. So sa tape mga ka-birdie, di natin agad papakawalan dahil nga medyo mahina pa yung pakpak nila. Pwede silang malaglag sa lupa, then hindi sila makakyat sa itaas pag di natin napansin. So syempre pag nagbe-viewing tayo ng may tape, dapat binabantayan din natin yung mga ibon natin. So yan. So isang linggo, hayaan nyo muna sila na nandito sila sa loob ng kulungan na nakatape. So kung kaya nilang umakyat na sila lang mag-isa, so yun na yung time. So pwede natin ng isang linggo pa, pag nakita nyo na naalos lahat sila, sinadapo na, yan, pwede nyo nang pakawalan. Then 1 month nyong i-viewing na nakatape sila mga ka-birdie na nasa labas, para mapamiliarize sila sa lugar nyo mga ka-birdie. So tara, ilabas natin sila. So based dito mga ka-birdie, labas muna tayo. Ayan, alas katatapos nilang kumain. So, nandito din si T. Ayan. So, ayan, may itay-itay pa nga. Dahil nga, di pa tayo nakapaglinis. Gag! Ayan, mamaya, habang nasa labas sila, naglilinis tayo. So, ito yung trapdoor natin. O, yung pangmalakasan nating trapdoor. So, buksan na natin, mga ka-birdie. So, ayan. So, sinarado ko na din yung isang section para yung mga kalapati natin dito, hindi pumasok doon. Hindi sila malito kung saan sila papasok. So, usually yan, dahil level 1 nga, saan sinasabi ko, dito lang yan dadapo. Yan, hindi pa nila kakayanin yung sa taas ng yero, di lumipat doon sa garahe. So minsan ganyan yung ginagawa nila ng mga kalapati natin. So yung mga sinasabi ko pala mga ka-birdie, bago natin balikan yung mga yan, is malapit na natin pakawalan yung dalawa nating kalapati dito. Kung naalala nyo, si Parak at saka si Johnny. Yan, so nandun sila sa taas ngayon kasalukuyan. So itong mga to is malapit na itong pakawalan. So naglilipat-lipat na to. Yan, di ko nakikita yung sumasalubong sila. Dahil di pa nga sila kumain, tingnan mo. Tatawagin natin mga ka-birdie. Tingnan nyo pala. So, ayan mga ka-birdie, ayaw nilang makinig. Mga bobo!
So, ayan natin muna yung mga yan. So, dahil yung mga yan, wala nang problema yan. Hindi na malalaglag yan sa flooring. So, ito yung mga problema natin yan. Dahil nga, medyo may kadamihan to. Medyo nahihirapan yung loop girl natin dito. So, sasamaan natin siya habang day off natin. Wala tayong pasok sa trabaho. So, ito, ganito yung gagawin natin. So, nakikita nyo na ganyan, mga ka-birdie, marunong na silang magdapo sa mga purchase natin. So, isa-isa na silang kukunin. Yan. Then, pasok na natin sila dito sa pangmalakasan natin. A trapdoor, yan, oh. So, rekta-rekta na yun. Dahil nakabukas na yung ano natin, mga ka-birdie, yung trapdoor natin, is nandun na sila. Yan. Dun sa labas mismo. So, kusa sila dyan, mga ka-birdie, pipili kung anong gusto nilang gawin. Kung gusto na iba nilang lumabas or... ay lumabas. Umakyat pala sa isang bubong natin dito, yung garahe. O diyan muna sila mananatili sa mismong landing board. So sila mismo ang pipili diyan. So walang persaan lang. Yan. Do naka-tip naman 'tong mga 'to. 'Yun yung pinaka-technic natin para maiwasan yung sinasabi nila na overfly. So 1 month natin gagawin 'yon, mga ka-birdie, hanggang sa makuha natin na mapatuto sila o mapamilyarize, familiarize dito sa mga lugar natin. So, ayan. Ayan, napasok na sa tatlo na. So, ito na lang. Ito pa. So, ayan. So, pasok na natin sila. Isa-isa para tuloy-tuloy na tayo, mga ka-birdie. Ito, mahirap pa kunin, ha? So, ayun, mga ka-birdie. Nalagay na natin lahat. So, ito, ganito yung magiging itsura nila pag napakawalan. So, gaya ng dating laging ginagawa natin. So, nasa kanila yan. So, yung pinaka-test lang nila nito is pumasok sa trapdoor. Pagka nakapasok na sila sa trapdoor, so, tapos na yung ano nila, mga ka-birdie, viewing time nila. So, pwede na silang ano nun, mga ka-birdie, magpahinga. So, based dito, yung katatapos nilang kumain, halos di pa ito nakainom. So, yun ang magiging motivation nila para bumaba dun sa kulungan natin. So, ayan. Medyo maganda naman yung araw. Yan, medyo mainit-init, mga ka-birdie. Yan. So, sigurado itong mga to mamaya is, ano na, makikita nyo is mga laglawit na yung dila. So, yun yung pinaka, ano natin, motivation natin para yung mga kalapati natin. So, yan, sa mga nagtatanong, so itong mga kalapati natin na to, so 2 months na itong mga to, so lumalabas na din yung kulay ng mga mata nila. Exact 3 months, mga ka-birdie, so 1 month kung i-viewing yan na may tape. Yan pa para mapamiliarize nila yung lugar dito. So 1 month yan na ikut-ikutin nila yan, pupunta nila yung tok-tok ng yero, pupunta sila doon, pupunta sila sa kapitbahay. So kaya nila yan, dun sa tatlong primary feeder nila na nakapwede rin. Yun nga lang, hindi ganun katas yung lipad nila, tsaka hirap na hirap sila. So, yan yung pinaka-technic ko dito sa bamboo pigeon loft natin, mga ka-birdie, para wala tayong mag-overfly na kalapati. So, subok na subok ko na to. So, dati, dahil nga medyo may kababaan to lugar natin, hindi ko tinitape yung mga kalapati ko, binibiewing ko lang sila sa viewing box. So, marami ako nawawalang kalapati. Hindi ko sinasabi na hindi sila nababatcher doon sa viewing box. So, meron tayo, sa katunayan, meron tayong nabatcher doon, si, ano, si Big Eye at saka yung kapatid niya, si Tak. Ay, si Wak pala, mga ka-birdie, yan, I mean. So, dito mo. Nasubukan ko na yung tape na to dito sa mentor natin, tinuro din sa akin. So marami akong kalapati dito na nabatcher, alos 100% mga ka-birdie, walang nawala. So ayan, abangan nyo, mga ka-birdie, kung ito ba mga kalapati na to 100% na walang mawawala. So ayan. Years later. So yun nga, mga ka-birdie, nagbabalik na lang tayo din sa ka-birdie vlog niya. Panira naman. So ito, mga ka-birdie, yan. Oras na nga. So mag-alas 4 na. Kanina pang umaga, nakalabas yung mga ibon natin na to. So ayaw na pumasok dito sa trapdoor natin. Gagawin natin is, ito, tatawagin na natin sila dito sa patuka. Tignan natin kung mag-trap sila.
ayan mga kabirdie, kung nakikita nyo, isa na lang yung hindi pumasok. So ito yung kapatid niya, no? Yan, ni B2. Yan, sa tatay. So ito yung tinawag natin na B3. So ang gagawin natin, gagawin natin siya dahil pumasok na yung mga yon. So naninibago pa sila dito sa trapping system natin sa kanila. Ngayon first time nilang lumabas. So ayan, dapat makalipat siya. Yon, then nakalipat na siya. Then tatawagin natin siya. Tingnan natin kung papasok siya. Yan, medyo tulak-tulak lang. Yan, lagyan natin yung patuka. Yan, so papasok pa sa patukaan tong isa, mga ka-birdie. So, ayan. So, ayun, mga ka-birdie. So, pumasok na lahat ng mga YB natin ngayon. So, yun muna sa ngayon, mga ka-birdie. Kung nagustuhan yung video natin, like nyo na rin yung video natin for today. So, yun na. Ingat!